The title itself, eh, di ba? Ikaw na nga, di ba? Maraming meaning, ikaw na nga yung pwedeng, di ba? Mahalin ko habang buhay. Ikaw na nga wawasak ng buhay ko. Ikaw na nga ang kukuha sa, di ba, puso ko. So, magaling kasi ang composer niya si Benny. And also, I think, kahit anong ganda ng boses mo, kahit maganda yung kanta mo din talaga, importante, mahal ka ng tao. Uh-huh. I think that's the important here. Uh-huh. What is important is yung concern sa yung tao. Kasi pag mahal ka, bibili nila yung CD mo eh. Kasi part ka nila. Sabi nila, hindi ka naman guwapo, maliit ka lang naman. Hindi ka naman katalinuhan ha, kumpara sa ibang mga hosts na talagang almost perfect ang kanyang diction. Bakit number one ang Wawawi? Binigay ko yun sa ano eh, sa bawat Pilipino eh. Hindi ko yan pag-aari, hindi pag-aari ng estasyon yan. Binigay namin yan sa mga tao para alagaan nila. So, pag kayo may ari ng programa, aalagaan at mamahalin nyo. At lagi mo binigyan sila ng ano eh, importansya. Binigyan ko sa kanila yung itong pagpasok nyo sa studio ng Wawawi. Dapat feel at home kayo. Gusto namin ma-relax kayo. For 2 hours yan nga, for 3 hours. Gusto namin very memorable. Pag labas nyo, nakangiti pa rin kayo. Pag tulog nyo, kasama nyo pa rin yung programang nangyari sa inyo. Napakalawak ng studio ng Wawawi. Para kang nunal sa gitna, ang liit-liit mo. Anong nararamdaman mo pag nasa gitna ka tapos napapalibutan ka ng mga tao sumisigaw? P.O. 5 to. Oo. Saan ba? Hindi kasama yun sa mga kanta eh. Kasama. Okay. Kasi maamin ako. Ang banggit mo sa akin, P.O. 5 lang eh. Komparatsi. Hindi. Willing ito, seryoso ako. Nakikita kita eh. Malayuan, malapitan. Pag nanonood lang ako sa television, tinitext nga kita eh. Kinikilabutan ako pag lumalabas ka. Una, may gaganong kami puputok. Biglang nasa gitna ka ng entablado. Ang laki-laki ng studio. Anong feeling mo pag nasa gitna ka? Wala. Natural lang. Ang naisip ko lang, sana mapasaya ko itong mga tao ito. Hindi lang sa loob ng studio, sa buong mundo, lalo na yung mga may sakit. Lagi kong iniisip bago ako umalis ng bahay, yung mga nasa ospital, yung mga nagdadalamhati sa buhay, yung mga may dinadala. Yung moment na paglabas ko, gusto ko pag nakita nila ako, may smile sa mga, may ngiti na sa kanila mga labi, may saya na sa puso nila. Yun lang purpose ko yan sa programas. Hindi lang sa Wawawi, pag lumabas ako, mga ito, magpipo 5 tayo, nagjujuicy tayo. Sigurado to. Gusto ko pag napanood nila to, sana eh, maintindihan nila yung sinasabi ko, not just sa istasyon ng Channel 2, sa lahat ng istasyon. May kapuso, may kapamilya, may kapatid, di ba? Palagay ko sa mga kapatid sa istasyon nyo, diyan nyo lang mapagsama-sama ang lahat eh. Hindi ka lumaki sa nanay mo, hindi ka lumaki sa tatay mo, paminsan-minsan ka lang nasa kanila. Para kang bola na pinagpapasa-pasa. Balikan mo yung buhay mo noon nung walang-wala ka, isang ventilador na malakas patunog dahil sira. Ito ka ngayon, nakatira ka ngayon sa ganitong palasyo. Anong diferensya? Anong naparamdaman mo? Wala, pareho lang. Kumbaga, nag-iba lang yung material na bagay. Pero yung buong kabuuan ng pagkatao at puso sa isip ko, ganun pa rin. Hindi nagbabago yung pag-iisip ko. Kahit gano'ng kalaki to, kahit gano'ng ka-komportable dito, ang importante yung pagkatao mo eh. Ikaw pa rin eh. So walang pagbabago yung process. Eh, pag hinahabol ka ng mga tao, nagpaparetrato, humahalik, yung mayakap sa'yo, di ba parang sabi nila kapag gano'n daw nangyayari sa artista, lumalaki ulo. Maglalaki ulo mo. Dapat yun, ikasasaya mo yan dahil minamahal ka. Alam mo kasi sa artista, masakit yung hindi ka pinapansin. Masarap yung inaakap at pinapansin ka. So hindi mo ikalalaki, ikatatawa ng puso mo. Dapat maliwanag yan eh. Ba't lumalaki ang unang isang artista? Kailangan maintindihan niyo po yan. Pag ang isang artista ay sobrang busy na, sobrang pagod na, minsan hindi ka na, may nadadaan na isang tao na dati mong binabate, hindi ka lang napansin, lumaki na ulo mo. Mahirap ang buhay ng artista eh. Maraming dinadala. Saka imagine, isang katawan lang to. Ilang libo, ilang daan na nakakausap mo araw-araw na hindi ba... Yun lang sa ano, pag-flash ng camera, napakasakit sa mata nun. Hindi biro yun. Hindi nga naintindihan yun. Minsan, di ba gumagano ka? Siguro nangingiwi mo ka. Minsan ang mukha mo, akala masungit ka na. May mga ganun bagay. Dapat naiintindihan nyo yung artista. Dahil wala namang artistang susungitan kayo dahil nasa amin ang, nasa inyong buhay na. Kailan ka nagiging mayabang? Pag nasasaktan yung... Pag ano, hindi, talagang mayabang na ako eh. Kasi... Ano'y klase ng kayabangan mo? Palaban ako sa buhay eh. Okay. Yung katotohanan. Alam mo kasi, sa mundong ito, pag totoo ka, mayabang ka eh. Mahirap naman yung nagpapabait-baitan ako sa harap niya pag taligod ko eh. Kung ano ng mga sinasabi ko sa inyo. Hindi mo rin kayang kontrolin ang emosyon mo. Kung anong gusto mo sabihin, sinasabi mo. Kasi nga, totoo kang tao. Kasi nga, yun ang nararamdaman ko. Mahirap eh. Kasi mahirap yung kukontrolin mo. Kamukha niyan. Nung February 5, 2005, nagsimula ang Wawawi.
wala namang bara puso ko eh. Oo. Wala akong ulcers, wala akong nararamdaman. Ngayon, nagkaroon na ako ng mga ganyang sakit because of the stress, because of the pressure. Ano mahalaga? 25 million pesos a month kalusugan mo? Gabi nga nila, health is wealth. Walang po pwedeng halaga na ipantay mo o ipalit mo. Magtatrabaho nga ako ng ilang araw sa Monday to Saturday, sobrang pressure yan. Linggo lang ang tulog mo, di ba? Anong halagang pwede mong ibayad? Lahat ng kinikita ko, kung kumikita man ako ng malaki, after 2 years, yun din yung pambabae ko sa hospital. Oo. So, kaya mo isuko yung malaking pera? Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Pinag-uusapan dito yung nararamdaman ng puso. Oo. Walang amount of money o anumang halaga kung malungkot na ang puso mo. Oo. Kailangan masaya ka. Okay. Sa nangyayari ngayon, sa kapaligiran natin, iba na naman ang gobyerno, nagbago na, iba na mamumuno. Ikaw naman ay isang lantad na taga-suporta ni Senator Manny Villar. Mm. Anong nararamdaman mo ngayon? Alam mo, sa buhay, you win, you lose. Para sa akin, pag mabuti kang tao at nag-iisip ka ng kabutihan sa kapwa mo, never ka matatalo. Walang natatalo sa kabutihan. Walang natatalo pag gusto mong tumulong. Walang natatalo pag mabuti ang hangarin mo sa kapwa mo. Luwila na, William, kumusta ka na ngayong araw na ito? Okay naman ako. Okay. Kakaraos. Isang kahit, isang tuka. Nakakaraos na pa. Okay. I'm okay. Nakakapagpahinga ngayon. Relax. Hindi mo sa programa mo. Ang dami nakakamiss. Si Pokwang. Masama ba loob mo kay Pokwang? Kay Jobert, ano comment? Siguro kaya ayaw mo nang bumalik sa DOS ngayon kasi iba na kulay ng ABS-CBN. Kulay dilaw na. Kay Chris. So ayan po mga kapatid, ang unang bagsak ng ating panayam kay Willie Reville, may eksklusibo. Ang naiiwang tanong ngayon, dapat daw ba talaga na namayani ang loyalty? Well, doon ako nagulat, Tita Christy, na ang dami palang sakit ni Willie. Mm-hmm. Yeah. That's really sinabi shocking niya na, kasi every day sa Wawa Me, he's so lively, he's so jolly, hindi talaga halata. So medyo nagulat ako doon. And at napakamarkado nung sinabi niya na, magpapakamatay ka sa pagtatrabaho na parang nag-iipon lang pala ako ng ipambabae ko sa ospital kapag ka nalagay ako sa alanganin. Parang ganon, di ba? At sa punto naman ng loyalty, laging meron dapat loyalty. Pero ang tanong, ang katapatan ba ng isang personalidad, tinatapatan din naman ng tamang pangangalaga ng network. Dapat mutual. Para parehas, yeah, mutual. Diba? You know, I don't case know. Case to case basis. I don't know. Can, ayan na si Mo. Can ABS afford to lose Willie? And can Willie afford to lose ABS? I think their relationship really is exist and coexistent with each other. No? Si Willie, laki nakita sa ABS. Laki nakita ni Willie sa ABS. I think natatakot din ang ABS kung mawala si Willie. Anong gagawin nila sa noontime show nila? So they're both at a part. Para silang nuclear powers na kaya hindi pwede mag-gera dahil they're such big entities sa network. Na kung mabubuo pa sana. And we have to also see, Tita Christy, kung ano-ano reaction ng mga tao sa pagpalit ni Robin Padilla kay Willie Villame for 2 weeks, di ba? So kahapon was the first. And then this whole week, si Robin Padilla na host ng Wawa. May nagkomento nga, ano ba naman niya, buhay pa si Willie, parang pinaglalamayan na. Hindi man lang yata siya nasabihan na meron na pala siyang kapalit doon parang sa programa. Parang siya. Parang ganon. Mm-hmm. Ang tanong dyan ngayon, babalik pa ba talaga si Willie kapag ganyan ang patong-patong ang pangyayari, di ba? Anong pinayo mo sa kanya, Tito Christy? Yung mga payo naman natin, yung mga payo naman natin laging positibo para sa kanila. Mm-hmm. Lalo na kapag si Willie ang kausap ko, talagang binubuksan ko yung utak niya sa mas positibo towards ABS-CBN. Pero alam naman ni Willie na halos lahat ng tao medyo against sa kanya in this issue. Yes, hindi lang siguro ngayon, Mo. Ang daming beses naman na, di ba? Yung sa Stampede, yung sa Willionario, okay, yung Joey. Sa kay Pangulong Cory Aquino. Di ba? Ito yung kay Joey De Leon. He's been through a lot. Oo, alam mo, parang si Willie nabubuhay sa latigo, no? Yeah. Mas tumitibay siya pag nilalatigo talaga. Well, ako, si Sugata, tumatapang. Parang pusa, ang daming buhay. I personally think now that Willie is making a stand because ang dami na rin niya siguro na ipon, Tita Christy, na hindi na siya pwedeng diktahan din dahil siguro kahit na mag-quit na si Willie today, I think he'll be able to live very comfortably for the rest of his life. Oh, so the question is, what will make him happy? Oh.